Magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Tunay nga na ang ating Diyos ay patuloy na nagbubuhos ng kanyang biyaya at pagpapala sa lahat ng nagtitiwala sa kanya at patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Manalangin po tayo bago po tayo magbulay-bulay. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Muli kaming magbubulay-bulay ng inyong salita. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na mangusap sa aming puso't isipan at hayaan niyo po na makuha namin ang nais niyo sa araw na ito. Salamat po, Ama. Binabalik po namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At tunay nga po na nasa halos kalagitnaan na naman tayo ng September, I mean. At last three and a half months na lang ng taon, ano? At marahil marami sa atin ay marami pang mga nais na matanggap mula sa Panginoon, ano? At tapat naman po ang Panginoon na hindi naman po siya nagkukulang at hindi naman po siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy po nating panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa kapayapaan ng Diyos o the peace of God. Sa panahong ito ay napaka-precious ng kapayapaan. Yung bang maglakad ka sa kalsada ng payapa ka, nasa bahay ka, payapa ka, lingunin mo ang lahat ng iyong miyembro ng pamilya. Pag naalala mo sila, payapa ka. Pag naalala mo ang mga pangangailangan sa bahay ay payapa ka. Naku, napaka-precious na po ng kapayapaan talaga ngayon. Dahil parang every time, di ba? Every time na manonood ka ng TV, mapapakinggan mo yung pagtaas ng presyo ng mga commodities, ng gasolina, grabe, di ba? Tapos meron pang mga nag-hoard, nag-iimbak. So, pag ito yung naririnig mo, wah. Paano na, 'di ba? Yun yung minsang mai-inject sa isipan natin, ano? At magkukwenta tayo, naku, ito na lang pang grocery ko, kulang pa, magkukulang na naman, ganyan. So ang dami nating naiisip, 'di ba, na mga concerns. Kaya talaga namang sabi ko nga, napakahalaga na ng kapayapaan. Ako, pag meron ka ng peace at makakatulog ka ng payapa, wow. Talaga namang napakasarap na noon. At totoo namang mabuti ang Diyos, di ba, na siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating lahat. At hindi lamang yan, meron na namang yung balita ng kidnapping, di ba, maraming magulang ngayon ang nag-aalala sa kanilang mga anak at ang mga kabataan na re-restrict dahil dito sa balita na kidnapping na ito. Tapos yung super typhoon, yung merong earthquake, parang weekly na lang, nakakarinig tayo na may earthquake, tapos nakaranas tayo ng typhoon. So ito yung mga bagay na nakakapagbigay ng alalahanin sa atin, ano. So nag-note lang ako ng mga ilan na nagnanakaw ng kapayapaan natin, ano. So nakita ko, syempre ang unang thief ng kapayapaan natin ay syempre si Satan. Ano, siya yung unang thief. Kaya nga sabi dun sa John 10:10, 'di ba? That dumating siya para magnakaw at isa sa mga nais niyang nakawin ay ang ating mga kapayapaan, ang kapayapaan ng ating puso, ano. At ang pangalawa ay ang mga kabalisahan natin. Yun nga yung kinukuwento ko kanina, yung mga pagtaas ng mga presyo, yung recently tumaas yung taas ng dollar. Grabe, ano, yung inflation rate natin. So, makikita natin, itong mga kabalisahan na ito, paglilingunin mo yung mga pangangailangan sa bahay, ito yung mga nagnanakaw ng kapayapaan natin. Kaya nga, sabi sa 1 Peter 5:7, sabi dito, give all your worries and cares to God, and for He cares about you. Yan. So, pag ito na daw mga worries na ito, mga cares natin, ay
nagsisimula ng nakawin ang kapayapaan natin, nagiging balisa na tayo, hindi na tayo napapakali or even sa pagtulog hindi na tayo payapa, ay ito daw po ay dapat ilagak natin. Yan. Sabi daw, ibigay daw po natin all your worries. Sabi doon, all your worries. So, walang matitira. Ibigay daw natin, ilagak daw natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay caring for us. Siya po ay nagmamahal sa atin. Siya po ay ayaw niya po na tayo'y nababagabag. Ayaw niya po na tayo'y nababalisa. Kaya nga, nais niya na ibigay natin yan sa Kanya. Isa pa pong magnanakaw ng ating peace ay yung kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. So yes, sometimes nailagak na natin. So nailagak na natin kabalisahan natin. Pero pagtalikod natin, teka, bitbitin ko muna. Diba? Minsan na ganito po ang nangyayari sa atin na hindi natin naifufuli pagkatiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng Isaiah 26:3, sabi po dito ni Prophet Isaiah, you will keep in perfect peace all who trust you. So, nagkakaroon daw ho ng perfect peace ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. All whose thoughts are fixed on you. So, pag may mga kabalisahan, ilagak natin sa Kanya at ipagkatiwala. No? Iba yung hindi lamang nailaga, kundi ipagkatiwala daw po natin sa Kanya. Dahil lang sabi po dyan, bibigyan ng Panginoon ng perfect peace ang lahat daw po ng nagtitiwala sa Kanya. So magtiwala, patuloy po tayong magtiwala. Ilaban po natin yung tiwala natin sa Panginoon. Dahil alam ko naman na ang kaaway, hindi ho papayag na ganun lang, binigyan kita ng worry mo, tapos bigla na lang, okay ka? Hindi. So, gagawa pa rin siya ng paraan. Pero ilaban po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil tiyak naman na siya ay gagalaw, gagawa sa buhay natin, hindi po niya tayo pababayaan. Isa pa pong magnanakaw ng ating kapayapaan ay ang strife o ang alitan. Syempre, 'di ba, kapag may kaalitan ka or lalo na pag kahalubilo mo sa bahay or nandyan lang sa paligid ay hindi rin tayo payapa. Kaya nga madalas iniiwasan natin yung mga kaalitan na 'yan, dahil ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang makausap, ayaw mo munang pag-usapan yung naiinis ka, ayaw mo munang pag-usapan. So magnanakaw din po ng kapayapaan ang alitan. Kaya po sabi sa Romans 12:18, sabi dito, do all that you can to live in peace with everyone. Ini-encourage po tayo ng author ng Romans. Gawin daw po natin ang lahat ng magagawa natin upang tayo mamuhay ng may kapayapaan with everyone, sa lahat daw po ng tao na kapaligid sa atin. Yes, it's true na minsan hindi tayo pareho ng thought or pareho ng mga judgment or pareho ng kaisipan sa mga ibang tao. But that doesn't mean na kailangan kaalitan natin sila, 'di ba? So, maayos tayo ng relasyon, hindi tayo nakikipag-alitan kahit magkakaiba tayo ng opinion. Maaaring pag-usapan or maaaring pag-unawaan ang mga bagay-bagay. So, huwag na nating hayaan na ang alitan ay maging bahagi pa ng makanakaw ng ating kapayapaan. Sabi ko nga ho kanina, napaka-precious na meron tayong kapayapaan, yung tahimik ang ating puso at isipan. So wag na nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway na dahil may kaalitan tayo or we allowed our anger, we allowed our emotion na mag-over sa atin, no? So wag na nating hayaan 'yan. Ipagpa sa Diyos po natin. Ipasa natin sa Diyos. Kapag meron tayong burden, halimbawa, itong tao na ito, talagang
alam mong nakakagalit yung ginagawa niya, then let's ask God. Hingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na tulungan tayo na makapagpatawad para maalis yung ating bigat sa dibdib at nang tayo maging payapa sa ating puso din. Isa pa po, panglima. So ulitin ko lang yung unang apat. Ano ba yung magnanakaw ng peace? Si Satan, ang worries natin, ang lack of trust natin sa Panginoon. Pang-apat ay strife. Pang-lima, yung guilt. Siyempre, pag alam natin na meron tayong nagagawang kasalanan, ay nagkakaroon tayo ng guilt. Nagkakaroon tayo ng nakukonsensya tayo. Alam natin that something is wrong. So, pag ganito po, na alam naman natin na may guilt tayo, punta lang tayo sa Lord. Sabi po ng Psalm 69 verse 5, sabi po doon, God, you know that I have done wrong. I cannot hide my guilt from you. So, hindi natin yan maitatago sa Panginoon. Pag meron tayong nagawang hindi tama, hindi natin yan maitatago sa Panginoon. So, ano pong sabi ng salita ng Diyos? Pag lumapit daw po tayo at humingi ng tawad, siya ay tapat na magpapatawad sa atin. So, para hindi po manatili yung guilt na yan, para hindi tayo mawalan ng kapayapaan, ihingi po kaagad natin ng tawad yan sa Panginoon. And if we have done something wrong against our brother or sister, di hingi din po tayo ng tawad sa kanila. Huwag po nating hayaan na yung pride natin ay ma-overcome yung tama na humingi ng tawad. Kung hindi, yung pong kapayapaan natin ang at stake din doon. And bukod sa guilt, ay syempre yung isa po sa yung pong last na note ko ay yung lack of prayer. Pag hindi din po tayo patuloy na nananalangin, ay syempre hindi pa rin naman tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga po sabi ng author ng Philippians, sabi po sa Philippians 4:6-7, sabi dito, don't worry about anything. So kanina worries, ano? Kaya sabi dito, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So kung meron daw po tayong mga worries, mga alalahanin, ipanalangin daw po natin. Manalangin daw po tayo at magpasalamat. Dahil kapag nagpasalamat na tayo, we're believing God that He has done something dun sa mga concerns natin. At anong uri ng kapayapaan ang inaalok ng Panginoon? Ang kapalit kapag nagpe-pray tayo, sabi dito, and the peace of God which surpasses all understanding. Yun daw mga hindi naiintindihan ng mga tao. Yan ang kapayapaang ilalagak ng Diyos sa atin. Dahil lang nais po talaga ng Panginoon ay maging payapa tayo sa puso't isipan. Sabi niya po sa John 14:27, sabi niya, meron daw siyang gift doon na iniwan sa atin. Iniiwan daw niya yung gift, yung peace of mind and heart. Yan daw po yung gift na iniiwan niya sa atin. Imagine, regalo po yan ng Panginoon sa atin, ang kapayapaan. Nais ng Diyos na meron tayong kapayapaan sa ating puso at isipan. So kapag merong bumabagabag sa atin, balikan po natin, ano kaya ang dahilan ng kabagabagan natin? Was it our guilt? O baka meron tayong kaalitan? Diba? O baka hindi pa natin nailalagak sa Panginoon yung ating alalahanin? So, dahil regalo ito ng Panginoon, ibig sabihin, nais niya na matanggap natin itong regalo na ito. Ang regalo ng kapayapaan ng puso at isipan. So, kapatid, ano man ang kabagabagan mo ngayon, ano man ang alalahanin mo, ano man ang mga worries mo, those things that you care about, that's not your peace. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon.
Dahil ibinibigay niya sa atin, ibinigay niya sa atin, iniwan niya sa atin ang kapayapaan ng kaisipan at ng puso. Kasama po yan sa tinubos ng Panginoon sa, para sa atin. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat. Salamat na ninais mo na kami magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga, ito ay regalo mula sa aming Panginoong Jesus. Ito ang regalo niya na iyang kapayapaan ng aming puso at isipan na hindi kayang ialok ng mundong ito. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo po na patuloy kaming mapagbantay sa mga bagay-bagay na nagnanakaw ng aming kapayapaan. At Lord, kung meron mang may mga alalahanin ngayon na nakatunghay, dalangin ko po ang kapayapaang hindi malirip. That peace that passes all understanding ang lumukob sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Dalangin ko po na mabuksan ang mata ng kanilang pananampalataya, mabuksan ang kanilang spiritual eye, kung ano ang nagnanakaw ng kanilang kapayapaan, Panginoon. And I bind every disturbing spirit, every lying spirit in Jesus' name. And thank you, Lord, sa kapayapaan na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Buong tahanan, Lord, nagdi-declare din ako na lahat ng tahanang na nirepresent ng nakatunghay ngayon, Lord, I speak peace sa buong tahanan. I speak joy, I speak salvation, Lord. I speak provision, Father. Thank you, Lord, for the miracle sa bawat tahanan na nangangailangan ng miracle today. Father, we just trust you, we just believe sa gagawin mo, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Marami pong salamat. Muli po, magpatuloy po kayong tumunghay upang patuloy tayong makatanggap ng mga katuruan mula sa Panginoon na patuloy na pupuno ng pangako ng Diyos sa puso natin at magbibigay ng kapayapaan. God bless you.